Pinggang Pinoy ay isang gabay sa wasong pagkain para sa mga Pilipino. Ito ay isinalarawan sa pamamagitan ng isang pinggan upang maipakita ang rekomendadong proportion ng bawat grupo ng pagkain. Ang go, grow at glow sa tuwing tayo'y kakain na alusan, tanghalian at hapunan. Ang Pinggang Pinoy ay isang perfect food guide. Pinakita dito na ang rekomendadong laman ng kalahati ng ating pinggang ay gulay at prutas at ang natitirang kalahati ay para sa kanin at isda. Mas malaki ang bahagi ng kanin kesa sa isda o kanin. Ang go foods o energy foods ay ang pangunahing nagbibigay ng lakas at energiya sa ating katawan. Ang mga halimbawa nito ay kanin, tinapay, noodles at lamang ugat kagaya ng kamote, gabi, ubi at iba pa. Ang fats and oils ay nagbibigay din ng energiyas na kailangan ng ating katawan. Pero gamitin natin ang mga ito sa tamang gamit lamang. Ang pangalawang grupo ng pagkain ay ang raw foods o bodybuilding foods. Mga pagkain mayaman sa protina na tumutulong sa pagpapanatili at pagsasaayos ng ating mga body tissues. Ang mga halimbawa nito ay isda, manok, itlog, karne, mga produkto mula sa hayop kagaya ng gatas at keso. Kabilang din sa grow foods ang mga butong gulay kagaya ng munggo, garbanzos, kadiyos at iba pa. At ang pangatlong grupo ng pagkain ay ang low foods or ang body regulating foods. Ito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamins, minerals at fiber na napapanatili ng kalusugan, nagpapakinis ng balat at nagpaparinaw ng mata at tumutulong sa regular na pagkain. Ang glow foods ay nahati sa dalawang grupo, ang gulay at prutas. Gulay na kagaya ng malunggay, saluyot, kamote tops, ampalaya, kalabasa, carrots, sitaw at iba pa. Ang saging, dilanghita, papaya, bayabas, pinya at guyabano ilan lang sa mga halimbawa ng prutas. Ang dami ng ating dapat kainin ay iba-iba depende sa edad. Kung ito ay bata, teenagers, adults, older persons, pregnant o lactating women. Depende rin po ito sa kasarian kung ikaw ay lalaki o babae, sa size ng katawan at physical na aktibidad ng isang individual. Nire-recommend rin ng Pinggang Pinoy ang madalas sa pag-inom ng tamang dami ng tubig. Bawasan na po natin ang pagkonsumo ng matatamis na inumin kagaya ng soft drinks at sugar sweetened beverages. Ang Pinggang Pinoy ay may mayuning makatulong sa bawat Pilipino na magkaroon ng tama at malusog na kagawian sa pagkain o healthy eating habits upang makamit at mapanatili natin ang ating wastong timbang at makaiwas tayo sa mga panamdaman na tinatawag natin non-communicable diseases or NCDs. Hinihikayat po ng aming ahensya ang DOST-FNRI na gamitin gabay ng bawat Pilipino ang Pinggang Pinoy Food Guide sa tuwing kakain ng almusal, tanghalian at hapunan. Makakatulong po ito na magkaroon tayo ng positibong pagbabago sa ating kalusugan at kalagayang pangnutrisyon. Ang Pinggang Pinoy Food Guide po ay para sa mga healthy Filipino individuals kung tayo po ay may problema sa ating kalusugan. Mangyari lang po na pumasulta muna tayo sa isang registered nutritionist dietitian o healthcare provider upang mabigyan tayo ng tamang payo sa tamang energy and nutrients na kailangan ng ating